Good afternoon, guys. Ako nga pala ulit si Richard Trinidad and welcome back to my channel. Na-miss niyo ba ako? Malamang hindi. Pasensya na kayo guys nga pala at medyo natagalan bago ako mag-upload ulit ng video. Siguro parang mga 7 months yata nung huli akong nag-post ng ating video. Actually, yung ginagawa nating bahay ay tapos na. Yung may-ari ng bahay ay tinitirhan na itong bahay na nagawa natin. Actually, ang may-ari ng bahay ay ako. Mga binablog ko yung sarili kong bahay. So, bali sa ngayon, kung gusto niyo ma-house tour ko tong bahay na ginawa natin, yung bahay ko ay i-house tour na lang natin sa susunod kong mga video. Kaya nga pala tayo ulit nandito dahil meron akong talagang ginagawang bahay na meron akong kliyente. May kinontrata akong bahay at ito yung kanyang itsura. So, bali yung bahay na yan is ang total lot area is 11 by 10 meters. So, bari 110 kasama na yung bakod. So, bali ito ay medyo hindi naman ganun kaliit pero maliit siya na bahay na two-story. At ito nga, actually, sinisimulan na natin yung pagtatayo nitong bahay na to at day 11 na tayo. Hindi ko rin kayo na-upgrade sa groundbreaking dahil naging busy tayo sa nung mga nakaraang araw. Ngayon day 11 na nung bahay natin at ito yung kanyang update. Panoorin nyo na lang yung video na to. So, bali, nakita nyo sa video na yan na natapos na nating itayo ang mga poste. Meron na rin yung mga tie beam at meron na rin yung pundasyon. So, bali, ikinakabit na natin ngayon ay bakal para sa pagbubuhos ng biga. At ipiniprepare na rin natin yung second floor na slab. So, bali, araw-araw nating i-update lang kayo sa bahay na to. At ngayon, medyo
mahal ang mga materials ngayon nga pala, guys, dahil hindi natin alam, siguro naapektuhan ng ano ng pandemic. Pero nung pinagawa ko kasi yung bahay ko, medyo malaki ang diferensya ng ano ng mga materials. Ngayon i-enumerate natin yung mga materials, yung basic materials na ginamit natin dito sa bahay at kung magkano ang mga presyo nito. So, bali simulan natin sa hollow blocks. Ang hollow blocks natin is D4 at saka D5 ang gagamitin natin. Ang D4 gagamitin natin sa bakod at saka sa mga partition sa inner ng bahay. At ang presyo ng ano ng D4 ng hollow blocks is 10 piso bawat piraso. At ang D5 naman ay 11 piso bawat isang piraso. At ngayon meron din tayong ginagamit ng coco lumber. Ginagamit natin siya sa pangporma at saka sa pangistaka at saka sa pagprepare din ng slab, yung gagamitan natin siya ng poste at saka ng soleras. Yung soleras yun yung ano, yun yung pangsuporta sa plywood. Medyo maraming ang gagas natin na ano na coco lumber. Sa ngayon nakabili na ako ng 450 piraso nito para lang sa preparasyon para dito sa second floor kasi medyo manipis yung ating pinolik na plywood na binili para medyo matipid. Pero usually kung magbubuhos kayo ng ano ng slab ng bahay, ang ginagamit na sana na pamporma para sa slab is 3/4 inches na pinolik plywood para mas matibay at hindi mas masinsin ng mga soleras. Ang presyo ng ano ng coco lumber natin ay 165 kada piraso. So bali kung 450 'to nabili ko, i-multiply niyo na lang sa 165 at 'yun yung nagastos natin para sa coco lumber. Mas mura ngayon ng semento ngayong panahon 'to kumpara nung ginagawa ko yung bahay ko. Nung yung sa bahay ko kasi 205 ang semento, ngayon nakuhan lang natin siya sa presyong 198 per 40 kilograms bag of Eagle cement. Tapos ang bakal yan, so talagang mabilis tumaas ang bakal. So bali ang presyo ng 10mm natin na bakal ay 150 per piraso. Nung dati kung matatandaan ko, parang 112 pesos lang yata per piraso yung akin na gamit para dito sa bahay ko. Tapos ang 12mm natin is 216 pesos per piraso. Nung nakaraan dito sa bahay ko, 196 lang ang isang piraso ng bakal. Tapos yung 20mm ginamit lang natin siya sa pundasyon. Ang isang piraso ay 390 pesos. Nung dati 372 lang ang bilin natin. Kaya makikita nyo na napakaraming diferensya ngayon ng presyo lalo na sa bakal. Ang bakal ang pinakamalikot na presyo pagdating sa merkado. Kaya sa totoo lang, ang sinasabi talaga ng ano ng mga nangongontrata at nagpapagawa ng construction na tinatimingan din ang pagbili ng materyales. Pagka maulan, mas mababa yung bakal, kagaya ng nabanggit ko sa mga unang video natin, at kapag mainit nga kagaya ng panahon natin ngayon ay medyo mataas ang bakal. No choice din tayo kaya pinagawa na rin natin yung bahay ngayon dahil nagmamadali na yung kliyente ko na makalipat sana bago magmayo. So bali itong bahay na to ay two-storey at i-update ko lang kayo araw-araw para makita natin kung ano ang nagiging progreso sa bawat araw dito sa bahay na to. At kung may mga katanungan kayo, feel free to ask me na lang. Kung interesado kayo sa pagpapagawa ng bahay, pwede kayo magtanong sa akin para makita niyo yung mga technique natin kung paano tayo nagtatayo ng bahay. Okay, maraming salamat guys. At sana supportahan niyo pa rin yung channel ko by subscribing to my channel at panoorin niyo yung aking mga video. So bali bukas ulit, i-update ko kayo sa day 12 ng ating bahay. Thank you.